dapat din matutunan ng ating mga criminology student at ng gusto mag-police o ng BJMP. Programa na ito nang sa ganon ay hindi na mag-networking. Ano mag-networking? Yung pagbibenta ng drugs. Bakit? Kasi siyempre kapag yung tao ay nakulong siya at meron pa siyang mas nakilala na mga bigatin sa loob, nagiging dahilan ito para mas lumakas pa yung taong nakulong na siya, pusher siya, paglabas niya, mas malaki pa yung kanyang gagawin pagbibenta ng droga kasi may mas nakilala siya na mas malaki pa ang tao sa loob. Kaya itong programa ito ng ating gobyerno, itong prison labor, ay maganda para mayroong pangkabuhayan at mapagkukunan ng pagkakitaan yung ating mga inmates. Bukod pa sa pwedeng magandang halimbawa para may parating natin hindi lang sa eskwela, mag-isa publiko ang kagandahan ng ginawa ng programa ng gobyerno na tinatawag itong prison labor. Ayon sa aking opinion, sir, isa sa mga magandang halimbawa ng prison labor na ginawa ng ating gobyerno sa mga PDL ay magagamit ng mga PDL nito na bilang isang hanap buhay na magagamit nila paglabas nila sa kulungan na kung saan hindi na nila gagawin yung mga masama nilang gawain nung nakalipas tulad ng pagnanakaw, pagbibenta ng droga, yung mga yan. Yan, palakpakan! Okay. Sino makakapag-explain sa akin ito? Taas kamay. Okay. Ikaw, Miss ano? Nolia po. Nolia. Come here. Nolia. So Miss Nolia, pwede bang ipaliwanag mo sa ating mga kasama dito, ano ang kagandahang programa ng ating gobyerno sa ating mga PDL o person deprived for liberty para maging maganda yung pamumuhay ng ating mga PDL? Sa aking opinion, sir, ang prison labor ay ginawa ng gobyerno, programa ng gobyerno upang ang mga inmates natin na PDL ay meron silang hanap buhay sa loob ng kulungan kahit wala silang ganong ginagawa kasi dun, sir. Kaya meron silang pagkakabuhayan dun. Tsaka ano, sir, ginawa talaga ang programang prison labor para hindi sila maboring sa loob ng kulungan, sir. Okay, next. Sino pa, anyone? Yung ating subject na prison labor, isa ito sa mga ginawang magandang programa ng ating gobyerno para yung ating mga inmates ay meron silang pagkakaabalahan. Nakuha nyo? Ano pa? At pagdabas nila ay meron silang pamamaraan para may taguyod nila yung kanilang pamumuhay. Hindi na sila gagawin magbenta ng droga, ano pa, magnakaw, o anumang dahilan na gumawa ng masama para meron lang pagkakitaan. The views and opinions expressed by the hosts, bloggers, do not necessarily reflect the official policies and position of this office, the NCRPO and the PNP.